Brasil. Na panibagong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites itatayo sa Pilipinas. Training ng EDCA makatutulong sa mga Pilipinong sundalo sa larangan ng anti-terrorism. Investment commitment nalilikha ng 500,000 trabaho para sa mga Pilipino na secure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Grab. Construction ng 6 billion pesos cancer center sa UPPGH aprobado na ng NEDA Board. Ilang PUB drivers sa Quezon City hinuli ng LTFRB dahil sa overloading. At 14 na paaralan sa Davao Region nagtamo ng pinsala matapos ang malakas na lindol. State of emergency idineklara sa Davao de Oro Provincial Hospital. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 3, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nag-courtesy visit si United States Defense Secretary Lloyd Austin III kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang kahapon. Tinalakay ni na PBBM at U.S. Defense Chief ang patuloy na pagpapalakas ng alyansa ng dalawang bansa. Nangako naman ng tulong ang Estados Unidos para sa Armed Forces Modernization ng Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuho. I again put great importance on that partnership, specifically with the United States, but all partnerships that, and alliances that we are able to make with our friends around the world. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matagal ng alyansa ng Pilipinas at Amerika, hindi lang sa larangan ng depensa kundi pati sa kalakalan at mga inisyatibo na nakatulong sa mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., sa pagharap ng Pilipinas sa mga problema sa mga karagatan, mahalaga ang papel na ginagampanan dito ng Estados Unidos. Kaya naman ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi maaaring isantabi ang US kung pag-uusapan ay ang kinabukasan ng Pilipinas at ng Asia Pacific. Again, I have always said that it seems to me that the future of the Philippines and for that matter the Asia Pacific will always have to involve the United States simply because those partnerships are so strong and so historically embedded in our common psyches that it can only be an advantage to both our countries. Kabilang lamang ito sa inihayag ng Pangulo sa courtesy visit ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III. Nangako naman ng U.S. Defense Chief ng patuloy na tulong ng Estados Unidos sa Pilipinas, partikular na para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. We do have a strong relationship, and my goal, and certainly President Biden's goal, is to strengthen that relationship in every way possible. You are a key ally and an important ally, and so from the defense perspective, we will continue to work together with our great partners to build and modernize your capability as well as increase our interoperability. So we are very, very happy to be here once again, and I look forward to a great discussion, Mr. President. Again, thanks for being such a great host. Bukod rito, nangako rin ng US ng tulong sa mga naging biktima ng lindol sa Mindanao, kung saan tumama ang magnitude 6 earthquake sa New Bataan, Davao de Oro noong Miyerkules ng gabi. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. 4 na panibagong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ang itatayo sa Pilipinas. Ngunit hindi muna isinapubliko ang lokasyon ng mga ito. Nilinaw din ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. na hindi military bases ang itatayo, kundi para lamang sa mga trainings at storage facilities ng mga sundalong Amerikano sa bansa. Ang detalye sa report ni Lea Ilagan. Kapwa inanunsyo ng Pilipinas at Estados Unidos ang pagdaragdag ng 4 na panibagong lokasyon sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA.
Ngunit tumanggi naman si Defense Secretary Cardito Galvez Jr. at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III na tukuyin kung saan sa ang lugar ito ipupwesto. We have agreed that the statement of the sites will be concluded once we have already made collaboration also with the local communities, because when we make announcements, we need local government, the governors, and also the local populace to be consulted. I am optimistic about the future of our alliance, and I am confident that we will continue to work together to defend our shared values of freedom, democracy, and human dignity. The United States and the Philippines are more than just allies. We're family. Nilinaw din ni Secretary Austin na hindi permanente ang pasilidad na itatayo ng U.S. sa bansa. We're not seeking permanent basing in the Philippines. As you heard us say in our statements here, EDCA is a cooperative agreement that enables rotational activities. And so it's a key pillar of training and opportunities to strengthen our interoperability. And it also provides us the ability to respond effectively to humanitarian issues and also disaster relief and other types of crisis. Samantala, tiniyak din ng dalawang opisyal ang mas matibay na ugnayan at pagtutulungan ng dalawang bansa sa paglaban sa terorismo, issue sa West Philippine Sea at humanitarian assistance sa panahon ng kalamidad. Muli ding pinag-usapan ng dalawang opisyal ang commitment ng U.S. sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. The Mutual Defense Treaty applies to armed attacks on either of our armed forces, public vessels, or aircraft anywhere in the South China Sea or the West Philippine Sea. We are committed to a strong alliance. The President has said that our alliance now is more stronger and robust. And we are very confident that working with Secretary Anyo and with the AAP, we are looking forward that we will have a high drive of some activities with our allies. Samantala, sa isang report ng Reuters, nagpahayag ng pagkabahala ang China sa pagtatatag ng panibagong EDCA sites ng Amerika sa Pilipinas. Ayon sa Foreign Ministry spokesperson ng China na si Mao Ning, nilalagay nito sa panganib ang kapayapaan sa rehiyon. Sa kabuuan, magkakaroon ng 9 na EDCA sites ang US sa Pilipinas. Ang unang 5 site ay nasa Benito Evren Air Base sa Cebu, Lumbia Airport sa Cagayan de Oro, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Antonio Bautista Air Base sa Palawan, at Basa Air Base sa Pampanga. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ang China na mananatiling mapagbantay ang Pilipinas at huwag papayag na abusuhin. Ito ang reaksyon ng China kasunod ng pagpapatibay ng Pilipinas at Estados Unidos sa 1951 Mutual Defense Treaty. Ayon sa Chinese Embassy na nakabase sa Maynila, dapat ay nakatuon sa pagtutulungan at pagtatanggol at pansiguridad ang anumang kasunduan. At hindi dapat target ang anumang concern party. Malaki ang maitutulong ng training na matututunan ng sundalong Pilipino sa U.S. military sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ayon kay Defense Secretary Carlito Galvez Jr., mabilis din anyang matutulungan ng U.S. ang Pilipinas sa panahon ng kalamidad dahil mayroon silang mga pasilidad na itatayo sa bansa. At para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, sa paanong paraan makakatulong sa mga sundalong Pilipino itong training sa EDCA? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ito ay sa pamamagitan nga ng pagpapalitan ng kaalaman ng sundalo ng Amerika at sundalo ng Pilipinas. Partikular dyan ang anti-terrorism operation, humanitarian assistance, disaster response at maraming iba pa. Kaya naman, Aga, kumpiyansa nga ang Department of National Defense
na mas lalakas pa ang kaalaman ng mga sundalong Pilipino sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ayon kay Defense Secretary Carlito Galvez Jr., sa pamamagitan ng first-class training na makukuha ng mga sundalong Pilipino mula sa mga sundalong Amerikano, mas lalawak ang kanilang karanasan at mahahasa ang pakikipaglaban sa terorismo. Inihalimbawa ni Galvez ang pananatili ng Special Operations Task Force sa Basilan at Sulu noong taong 2000. Sa pamamagitan kasi ng rotational deployment ng mga sundalong Amerikano doon, ay nalabanan ang terorismo at nagkaroon ng kapayapaan sa mga komunidad. Binalikan din ni Secretary Galvez ang karanasan ng bansa sa Battle of Marawi na tumulong ang US sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical support. Nabatid na sa EDCA papayagan ng Estados Unidos na magpwesto ng defense assets at magtayo ng mga pasilidad sa mga piling lokasyon sa bansa. Sa ngayon, may 9 na lokasyon para sa EDCA pero hindi pa pinangalanan ang bagong 4 na nadagdag. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. Sugatan ang dalawang babae matapos sumemplang ang sinasakyang motorsiklo sa Sampaloc, Manila. Nadamay pa nito ang isang food delivery biker na maswerteng hindi nasugatan matapos mahagip ng motorsiklo. Narito ang report ni Joshua Antonio. Kitang-kita sa closed circuit television kung paano nabangga ng motorsiklong ito ang Grab Food Biker sa Barangay 470, Sampaloc, Manila. Makikitang mabilis ang takbo ng motorsiklo sakay ang dalawang babae bago sila sumemplang. Kinilala ang mga ito na sina Jenny Sanga at Vanity Gutierrez na nagtamuan ng mga gasgas at pasa sa kanilang mga katawan. Magkatuwang na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue at Raha Volunteers Fire Department ang mga tinamong sugat ng dalawang babae. Nirelease sa amin na Raha Volunteers Fire Department yung aksidente dito sa Sampaloc, Manila. Pagdating namin, nilalapatan na nila ng first aid yung dalawang sugat ng babae. Agad naman kami kinahintulutan ng Raha Volunteers na tumulong sa kanila. Tumanggi na magpadala sa ospital ang mga biktima. Nagpaalala naman ang opisyal ng barangay sa mga motorista. Nagpapaalala po sa ating mga motorista, lalo na po nakainom, na iwasan na po mag-drive. Kasi marami na po aming incident dito sa aming barangay na puro nakainom po yung na-aksidente. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakapag-secure na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng investment commitment mula sa ride-hailing service company na Grab na inaasahang lilikha ng nasa 500,000 trabaho para sa mga Pilipino. Kahapon, nakipagpulong sa Malacanang ang Pangulo kasama ang mga opisyal ng Grab Holdings Incorporated kung saan pinag-usapan rin ang mga rekomendasyon para gawing mas moderno ang public transportation sa Pilipinas. Nangako si Grab CEO at co-founder Anthony Tan na tutuparin ng mga ito ang pangako mas marami pang trabaho para sa mga Pilipino. Kaugnay nito, ipinagmalaki rin ni Pangulong Marcos Jr. na aabot na sa nasa 2,000,000 trabaho ang nalikha sa loob ng nakalipas na 7 buwan mula nang mag-umpisa ang kaniyang administrasyon. Aprobado na ng National Economic Development Authority o NEDA Board ang planong konstruksyon ng Cancer Center sa loob ng University of the Philippines, Philippine General Hospital o UPPGH sa Maynila. Ang nasabing Cancer Center ay nagkakahalaga ng nasa 6 billion pesos na may 300-bed capacity. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Chelo Garafil, ito ang kauna-unahang private-public partnership o PPP project sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Nakapaloob sa nasabing Cancer Treatment Center ang ilang pang medical services gaya ng radio-oncology o radiotherapy, imaging, medical oncology at suporta rin para sa teaching and research activities ng UPPGH.
Suportado ng grupo ng private sector ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag nang palawigin ang State of Public Health Emergency sa bansa. Paliwanag ni Go Negosyo founder Joey Concepcion, wala na dapat sa emergency phase ang Pilipinas gaya ng ibang mga bansa sa Europa at iba pang Asian countries na nagluwag na rin ng COVID-19 restrictions. Imbis na State of Public Health Emergency, mas dapat anyang tutukan na lamang ng pamahalaan ang pagkakaroon ng supply ng bakuna, lalo na ang bivalent vaccines na sinasabing mas epektibong panlaban sa mga iba't ibang variants ng COVID-19. March 2020, nang ideklara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang State of Public Health Emergency dahil sa paglaganap ng COVID-19 sa bansa. Pinaliwanag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula noong Setyembre hanggang sa pagtatapos ng taong 2022. Siniguro ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, gayon din ang Maynilad at Manila Water, na walang nakaambang water shortage ngayong darating na tag-init at maging sa mga susunod na taon. Taliwas ito sa naunang naging pahayag ng MWSS Regulatory Office na nagsabing may nakaambang kakapusan sa supply ng tubig sa susunod na taon. Ayon sa MWSS Corporate Office, sobra pa sa sapat ang magiging supply ng tubig sa Metro Manila at iba pang karatig na lugar hanggang sa taong 2027 kahit hindi pa agad matapos ang konstruksyon ng Kaliwa Dam. Paliwanag ng mga water concessionaire, marami ang naipong tubig o mataas ngayon ang water level ng Angat Dam dahil sa mga pag-ulan na naranasan noong nakaraang taon na umabot pa hanggang Enero ngayon 2023. Sa kabila nito, sinabi ng Maynilad na dapat pa rin tutukan ang water supply situation sa southern portion ng Metro Manila. Target tapusin sa loob ng 3 buwan ng binuong evaluation committee ang pagsala sa mga pulis na nagsumite ng kanilang courtesy resignation. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na alisin sa puwersa ang mga pulis na sangkot sa illegal drug trade. Pero sino-sino nga ba ang mga bubuo sa komite at ano-ano ang mga posisyon ng kanilang nahawakan? Narito ang report ni Lea Ilagan. Mataas ang respeto ni Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos sa mga miyembro ng 5-man committee na sasala sa resignation ng third level officers ng Philippine National Police na nagsumite ng courtesy resignation. Ayon kay Secretary Abalos, mayroong hindi matatawarang integridad at kredibilidad ang mga ito. Una, aniya ay si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Si Mayor Magalong ay miyembro ng Philippine Military Academy Sandigan Class of 1982. Nagsilbi bilang Regional Director ng Cordillera at pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group. Naging bahagi rin siya ng Board of Inquiry na nag-imbestiga sa Mama Sapano Incident. Naging Director ng Directorate for Investigation and Detective Management at naging Deputy Chief for Operation. Si Attorney Gilbert Teodoro Jr. naman ay isang bar top notcher. Naging kalihim ng Department of National Defense, Chairman at Presidential Candidate ng Lakas Kampi CMD Party noong 2010 elections. Nahalal din siya na Board of Director ng BDO Unibank Incorporated at naging Chairman ng Indofil Resources Philippines. Abogado rin si retired Major General Isagani Neres. Si Neres ay kasalukuyang Undersecretary for Police Affairs ng Office of the Presidential Advisor on Military Affairs o OPAMA. Miyembro ng Philippine Military Academy Maharlika Class of 1984. Naging bahagi ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force OPA o TF at naging Direktor ng Police Regional Office Cordillera. Habang si Police General Rodolfo Azurin Jr. naman ay miyembro ng Philippine Military Academy Makatao Class of 1989. Kasalukuyang hepe ng pambansang pulisya, naging Director ng Police Regional Office 1, naging Commander ng Area Police Command Southern Luzon at Area Police Command Northern Luzon at naging Deputy Operations Officer ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOC-TF at naging Direktor ng Benguet Provincial Police Office at Direktor ng Maritime Group. Ang ikalimang member ng 5-man committee ay hindi pa pinangalanan. Ayon kay Secretary Abalos, walang tatanggiping sweldo ang mga ito sa pagtulong sa gagawing paglilinis sa hanay ng pambansang pulisya. I would like to reiterate that this is just an advisory group.
They've got no salary, nothing at all, no allowance, nothing. No. They're doing this voluntarily, they're just advising. Ang naturang hakbang dagdag ni Secretary Abalos ay ginagawa ng pamahalaan upang maibalik ang tiwala ng publiko sa pambansang pulisya. Rest assured that the government is working continuously to gain renewed and better trust, of course, the Philippine National Police, of the public, as our police remain committed to their mandate to serve and protect. Sinabi pa ni Secretary Abalos na mag-uumpisa na ang 5-man committee sa kanilang screening sa mga naisumiting courtesy resignation at inaasahang matatapos ang buong proseso sa loob ng 3 buwan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magiging prioridad pa rin ang unang mabigyan ng bivalent vaccine sa mga healthcare worker, senior citizen at mga individual na may comorbidities. Inaayos na rin ngayon ang Department of Health ang mga guideline na gagamitin sa pagbibigay ng naturang bakuna. Narito ang report ni Gladys Tuabi. So sa suma total, meron tayong expected na darating na mga bakuna ng bivalent. Hopefully by the end of March, mag-umpisa na siya. Nakapag-secure na ang Pilipinas ng inisyal na donasyon ng bivalent COVID-19 Pfizer vaccines mula sa COVAX facility. Inaasang sa katapusan ng Marso ang pagdating ng nasa 1 milyong doses ng bakuna. Sa isang pahayag na inilabas ng Department of Health, sinabi nito na ang mga healthcare worker, mga matatanda at mga taong may comorbidity ang magiging prioridad sa unang batch ng bivalent vaccines na darating sa bansa. Dagdag ng kagawaran kung makakapag-secure na ulit ng karagdagang doses, maaari pang lumawak ang magiging priority group na mabibigyan ng nasabing bakuna. Sa ngayon ay isinasapinal na ng DOH ang mga panuntunan na ipatutupad sa paggamit ng bivalent vaccines. Pinag-aaralan na rin ng kagawaran ang iba't ibang estratehiya at mekanismo sa pamamahagi ng bakuna. Kalinsabay nito ay ikinukonsidera rin ang epesyente ng paggamit at pagtuturok ng bakuna. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang issue hinggil sa umano'y overpriced laptops na binili ng Department of Education noong nagdaang administrasyon, iniimbestigahan naman ngayon ng DepEd ang sinasabing overpriced na cameras na binili ng kagawaran. Nilinaw naman ng DepEd na wala silang entry-level camera at hindi rin malayo sa market price noon ang mga camera na kanilang nabili. Narito ang report ni Janice Inhente. Patuloy pang inaalam ng Department of Education kung mayroon sa kanilang regional offices ang bumili ng entry-level na DSLR camera na Canon EOS 1500D. Ito ay kasunod ng nag-viral na post sa social media ng isang photojournalist kung saan na itanong nito ang totoong presyo ng nasabing unit. Makikita sa nasabing camera na mayroon itong sticker na logo ng DepEd, nakalagay din dito ang ilang detalye kabilang na ang acquisition cost kung saan nagkakahalaga umano ito ng 155,929 pesos. Ikinumpara rin ito sa presyo ng kaparehong unit na nagkakahalaga lamang na higit 23,000 pesos sa isang online shop. Paliwanag ni DepEd spokesperson attorney Michael Poa, walang entry level o Canon EOS 1500D camera ang kagawaran. The picture itself, sa totoo lang po, hindi namin ma-determine kung saang ano yan, saang region po galing yan. Ngayon kung mabibigyan kami ng information kung saan region galing yan, again, hindi natin minamasama kasi yan eh. As you can see from the picture posted, yung naka-blackout po kasi lahat ng information, even the serial number of the camera. So we couldn't check our inventory. Pero kung mabibigyan po tayo ng information dyan, makaasa po kayo na talagang titingnan natin yan. Hindi naman po tayo magiging, hindi natin babaliwalain bigla-bigla lang yung mga ganyang bagay.
Samantala, kinwestiyon rin ng ilang grupo ang umano'y overpriced cameras na binili ng kagawaran noong 2019. Batay sa procurement document na in-release noong 2019, bumili ang DepEd ng dalawang DSLR cameras na nagkakahalaga ng 246,796 pesos, camcorder na 227,998 pesos, battery grip ng DSLR camera, tripods at condenser shotgun microphones. Paliwanag ni POA, dumaan sa market survey at bidding ang pagbili nito kung saan pinili nila ang may pinakamababang presyo. Just to explain, no, na bakit namin sinasabi na hindi siya ganun kalayo. It's because yung 800,000, if you consider all these quantities and all these units, masasabi naman natin, based, again, hindi ako expert, but based on the market survey, nasa ganun po eh. Nagtanong ang UNTV News team sa isang photojournalist kung overpriced nga ba o tama lamang ang presyong nakasaad sa procurement budget ng DepEd sa biniling mga camera noong 2019. Tama naman sa tingin ko yung managing pricing that time 2019, ganyan lang halaga niyan. Yes, camcorder, 5x4. Tama naman ang presyo. Walang overpricing, nandun lang yung range dyan, doon sa items dyan. Yung 5x4, 2 pieces, tsaka video cut. Tama yung pricing nyo. Nakikita ko lang kasi sila sa mga nagpo-post yung Canon 1,500D, yung maliit, na yun ba yung halaga ng 200,000? Well, talagang kaduda-duda. Pero kung ang item o unit na binili ay nila ay Canon 5D Mark IV, at yun talaga nakuha, tama yun. Nasa range yung presyo. Taong 2019 nang bumili ang DepEd ng mga camera para gamitin sa broadcastings, live coverages at streaming sa mga programa ng kagawaran. At mas napakinabangan pa ang mga camera unit ng magkapandemya kung saan iba't ibang learning modalities ang ipinatupad kabilang na ang TV at online learning. Janice Enjente, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandiga, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihikayat ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga traditional jeepney operator na bumuo ng kooperatiba para makasunod sa modernization program ng pamahalaan. Iginiit ng LTFRB na hindi na sila magbibigay ng extension sa itinakda nilang deadline sa operasyon ng traditional jeepney sa bansa. Narito ang ulat ni JP Nunez. Wala pang desisyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung posible pang ma-extend ang prangkisa ng mga tradisyonal na jeep na nakatakdang mapaso sa darating na Marso at Abril ngayong taon. Sa ngayon, patuloy na nagsasagawa ng consolidation ang LTFRB sa lahat ng tradisyonal na jeep na may prangkisa na hindi pa rin pumapasok sa modernization program ng pamahalaan. Ayon kay LTFRB board member Riza Marie Paches, naaantala ang modernization program dahil mayroon pang mga operator ng mga traditional na jeep ang hindi pa rin nagko-comply sa programa. Dinidelay lang nila masyado yung compliance, but at the end of the day, compliance is what we need so that the full modernization can come in. Paliwanag naman ni Attorney Zona Tamayo, ang Regional Director ng LTFRB NCR, karamihan sa jeepney operator ay may agam-agam pa rin sa PUV modernization. Admittedly, until now, marami pa hong tanong. Marami pa hong hindi talaga nakakakita ng konsepto ng buong epekto ho nitong modernization. Kaugnay nito, hinihikayat ng LTFRB ang mga operator ng tradisyonal na jeep na bumuo o pumasok sa kooperatiba para makabili ng mga modernong unit ng jeep. Sa ilalim ng modernization program, pauutangin ng pondo ang mga kooperatiba upang makabili ng modernong jeep o bus. Ayon sa chairman ng Taguig Transport Cooperative na isa sa mga rehistradong kooperatiba na nagpapatakbo ng modern jeepneys, mayroon silang mga kasamahan na nagbenta o nagpabaklas na ng mga lumang jeep at ibinenta ang mga pyesa para makapasok sa PUV modernization. Dagdag pa nito, isinurrender na ng mga operator sa kooperatiba ang kanilang mga prangkisa para umutang ng bagong jeep kapalit ng kanilang traditional na unit. Imbis na operator, ang kooperatiba ang maghuhulog ng bayad sa jeep at kooperatiba rin ang magmamay-ari ng unit, habang kikita ang may-ari ng prangkisa sa pamamagitan ng dibidendo at ang mga driver naman sa pamamagitan ng pasahod. Yung pag-utang ng sasakyan, hindi naman sila actually ang magbabayad.
ang kooperatiba din ang magbabayad. Ang kooperatiba ang mangungutang ng sasakyan para mapalitan yung kanilang lumang sasakyan. Sa modernization na part po dyan ay yun yung pagtanggal ng tinatawag ng boundary system. Dapat po ay swelduhan na po ang ating mga drivers. So they are considered our drivers po under the modernization program are considered as regular employees of the corporation or the cooperative. Samantala, malaking pangamba naman para sa mga driver ng traditional jeepney na nakikipamasada lang ang napipintong phase out. Lalo't hindi pa nila tiyak kung kakayaning makabili ng kanilang mga operator ng bagong unit ng modernized jeepney. Kawawa naman yung mga mawawala ng hanap buhay. Kasi hindi naman makakapasok agad yan sa moderneng jeep na yan eh. Hindi naman basta-basta yan. Kung ipipace out kagad to, maraming magugutom na driver. Nako po, patay tayo. Panigurado to, balik construction na naman. Pandemic na construction eh. Pag nangyari, construction na naman. Ahanap ng iba. Oo, walang ibang gagawin. Hindi mo pwedeng tutunga nga ka na sabay. Magugutom rin tayo. Kailangan lang, gagawa talaga ng paraan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Huli sa operasyon ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ilang driver ng mga pampublikong sasakyan dahil sa overloading at iba pang mga paglabag. Inisyuhan ang mga ito ng violation ticket at pinagmumulta nang aabot sa 5,000 piso. Mula sa Quezon City, nagbabalik si JP Nunez live. JP, gaano karaming PUV drivers ang nahuli ng LTFRB at ano-ano yung kanilang naging paglabag? Hindi sobrang supply. Aga dun sa nasaksihan nating operasyon kanina, tatlong driver ng modern jeepney yung hinuli, isang driver ng traditional jeepney at isang driver ng UV Express, at ang kanilang violation ay yung excessive passenger o pagsasakay ng labis na pasahero o labis na bilang ng pasahero at yung not wearing of proper uniform. Isinagawa nga kaninang umaga ng Law Enforcement Unit ng LTFRB Central Office ang operasyon para manghuli ng mga public vehicles sa Quezon City. Kasunod ito ng mga sumbong na dumadami ang overloading ng mga public transport vehicle na labag sa memorandum circular na inilabas ng LTFRB. Ang ilang modern jeep na nahuli lagpas sa pinapayagang standing passenger. Batay sa memorandum, hanggang 5 pasahero lamang ang dapat na nakatayo. Pero ang ilang modern jeep, nasa 8 hanggang 10 ang isinasakay na standing passengers. Excessive passenger ang kanilang violation. Katwiran ng mga driver na nahuli, hindi naman nila mapigilan ang mga pasahero na sumakay. Yung iba naman, kahit alam nila ang limitasyon, ay nagsasakay pa rin ng sobra bilang pambawian nila sa gastos sa krudo. May isang driver ng traditional jeep ang nahuli naman dahil sa hindi tamang pagsusuot ng uniforme, naka-short at naka-tsinelas pa. Habang ang isang driver naman ng UV Express na isyuhan din ng ticket dahil sa hindi pagsusuot ng tamang kulay ng uniforme. Imbis na berdeng damit, nakasuot ito ng pula at tinakpan lamang ng jacket. Pare-parehong 5,000 pesos ang multa na kailangang bayaran ng mga nahuling driver. Ang operator nila ang kinakailangang magbayad nito sa tanggapan ng LTFRB sa loob ng 3 araw. At aga, nagpaalala naman ang LTFRB sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan na sumunod dun sa mga alituntunin na sa traffic at sa kanilang pagmamaneho upang hindi sila maabala kapag merong operasyon, lalo na yung mga pasahero na sakay nila. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Magpapatawag ng pagdinig ang local government unit ng Cagayan City, Isabela, para investigahan ang pagkawala ng Cessna Plane 206 mula sa Cagayan Airport lula ng 6 na pasahero. Layo nito na matukoy kung ano ang nangyari sa eroplano bago pa ito mawala at kung mayroon bang responsable na dapat managot sa insidente. Mula sa Cagayan, Isabela, alamin natin ang latest mula kay Alan Manansala live.
na ang latest update sa nawalang Cessna plane. Tanghali, pansamantalang ipinigil ngayon ela ang pagpapalipad ng dalawang air assets ng Philippine Air Force dahil yan sa makapal na ulap na makikita natin pa rin dito sa aking likuran, ela, na bagay na nagpapaantala sa ginagawang search and aerial search operation ng IMT Isabela hinggil sa nawawalang Cessna plane 206. Gayunman, ela, una nang sinabi ng CAAP na walang distress signal na ipinadala ang six-seaters na 206 na aircraft na dapat sana ay automatikong pinapadala sa mga communication tower kapag nagkakaaberya ang isang eroplano. Sa Kawayan Domestic Airport, nagmula ang Cessna 206 patungong Makunakon, Isabela, kaya nais ng lokal na pamahalaan na magpatawag ng committee hearing hinggil sa pagkawala nito. Hayaan muna natin silang gampanan yung kanilang tungkulin. Baka kasi makaano tayo sa kanilang mga ginagawa. Kaya after siguro ng kanilang ma-rescue yung mga pasahero, ay definitely magkakandak po kami ng committee hearing. Ela, isa sa mga pag-uusapan ay kung papaano nawala ang eroplano at ang naging problema nito. Ang PNP nag-request na rin ng dalawa pang karagdagang standard chopper kung sakaling kakailanganin pa sa paghahanap. And I have also requested the PNP helicopters for additional efforts in the search and rescue. Ela, nasa pang-sampung araw na ang paghahanap. Malaking abala ang masungit na panahon sa search and rescue operation. Gayunman, magpapatuloy ang incident management team sa paghahanap sa nawawalang pasahero maging sa mga sakay nito. Ela, mamaya kung bubuti ang panahon ay ipagpapatuloy ng IMT ang pagpapalipad ng UE2 at gayon din ng Sokol 925. Ela. Alan, may isa kong katanungan ano, dahil may mga balibalita na bago bumagsak itong Cessna plane ay lumiko muna ito. May posibilidad ba na ito ay maaaring bumagsak sa karagatan? Ela, isa rin to sa mga tinitingnang anggulo ng IMT at maging ang karagatan ay sinusuyod din nila. At katunayan, Ela, ay nagpadala na rin ng maliban doon sa aerial search ay nagpadala na rin ng PNP SAP maging ang BFP mula sa Region 2 maging ang PCG ay katulong sa paghahanap dito yan sa may bahaging coastal area ng Isabela or ng Sierra Madre. Ela. Alright, maraming salamat. Alan Manansala, live na nagulat mula sa Kawayan, Isabela. Patuloy ang ginagawang mga hakbang ng Department of Agriculture para maiugnay ang mga magsasaka sa mga consumer at malalaking buyers. Isa sa mga produktong ito ang sibuyas na ngayon ay mabibili pa rin sa mga Kadiwa store. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pelayo live. Ray, paano ba makakasali ano, yung mga magsasaka para direkta na silang makapagbenta sa mga consumer? Agahin sa Department of Agriculture, ang kailangan lamang ay may kooperatiba ang mga magsasaka para mas mabilis silang matutulungan ng kagawaran. Kabilang na dito ang pagbibigay ng mga truck o sasakyang pang-deliver ng kanilang mga produkto. Isa nga sa mga produktong inayugnay ng DA Agribusiness and Marketing Assistance Service o AMAS ay ang sibuyas. Mula Setyembre ngayong taon, o noong nakarang taon hanggang Enero ngayong taon, ay umabot na sa mahigit halos 10,000 kilo ng sibuyas na nagkakahalaga ng 2.5 million pesos ang naibenta ng mga magsaka sa mga consumer at institutional buyers gaya ng mga restaurants. Ang programa ng DAL ay sunod na rin sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilisin ng mga middlemen o yung mga kamay na dinadaanan ng mga produkto bago makarating sa mga consumer. Sa ganitong paraan ay mas mababa ang presyo ng produkto at mas mataas ang kita ng mga magsasaka. Ang mga kooperatibang tinutulungan ng DA ay mga nagsusupply din ngayon
sa Kadiwa store. Mabibili ang sibuyas sa Kadiwa ngayon sa halagang 140 at 240 pesos ang kada kilo. Bukod sa sibuyas ay mabibili rin sa Kadiwa store ang iba pang mga gulay, prutas, karne at isda na mas mababa ng 20 to 30% kumpara sa presyo sa mga palengke. Aga? Maraming salamat, Ray Pelayo. Naniniwala si dating Department of Agriculture Secretary Manny Piñol na malaki ang oportunidad kung may sariling processing plant ng kamatis sa bansa. Iminungkahi rin ng dating opisyal ang pagtatayo ng food terminal na gaya ng sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagbabalik si Ray Pelayo. Hindi sobra ang supply ng kamatis sa bansa ayon kay dating DA Secretary Manny Piñol. Sa katunayan anya, umaangkat ang Pilipinas ng mga pinrosesong kamatis gaya ng tomato paste at tomato ketchup. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, mahigit sa 43 milyong kilogram ng mga naprosesong kamatis ang inangkat ng Pilipinas mula Enero hanggang Setyembre noong taong 2022 na nagkakahalaga ng $36 million o katumbas ng halos 2 bilyong piso. In fact, our sardines industry is largely dependent on tomato paste from China. And ito yung isang opportunity na hindi nasilip ng ating DA. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Plant Industry, gumagawa na ng paraan ng pamahalaan para makapagtayo ng mga karagdagang pasilidad na magpoproseso sa mga sobrang kamatis gaya sa Nueva Vizcaya. Hindi lang talaga anya agad-agad ay makukumpleto ito. Iniuugnay din nila ngayon ang mga masaka sa mga buyer para hindi masayang ang kanilang produkto. Ang nagiging sandi po niyan is may kakulangan po talaga sa mga processing facilities ng kamatis. And yun naman po ay ina-address na po ngayon ng department. Ayon pa kay Piñol, problema rin ang transportasyon ng mga produkto para madala sana ang mga sobra sa mga lugar na kailangan naman nito. Halimbawa yan, ang presyon ngayon, sa nabasa ko sa dyaryo, 3 to 15 pesos per kilo. Sinong farmer ang maglalakas loob niya na ibiyahe yung kanyang kamatis from Nueva Vizcaya to, say for example, Bicol? Ganun lang ang presyuhan ng per kilo. So only FTI can do that. Maaari din anyang magtayo o i-convert ang mga bodega ng NFA para maging mga center ng bawat lalawigan na pag-iipunan ng mga inaaning produkto. Dito na anya matutukoy kung alin ang sobra at kung saan ito pwedeng dalhin. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na nitong Huwebes na mag-angkat ng tunay-tuniladang kamatis ang Department of Agriculture Region 2 sa Nueva Vizcaya gamit ang Kadiwa on Wheels. Ang mga kamatis na nabili sa halagang 12 pesos per kilo, ibebenta sa Kadiwa outlet sa halagang 15 pesos. Ang detalye sa ulat ni Nestor Torres. 2 tonelada o 2,000 kilo ng kamatis ang binili at isinakay sa truck ng Kadiwa on Wheels ng Department of Agriculture Region 2 nitong Huwebes, February 2. Ang nasabing mga kamatis ay binili sa kabuuang halaga na 24,000 pesos sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NBAT. Ayon kay RG Pakiran, agriculturist ng DA Region 2, sa Kadiwa outlet sa bahay nila ito ibebenta sa halagang 15 pesos per kilo. Mas mababa pa rin ito sa regular retail price na 20 hanggang 25 pesos per kilo. Itong ganitong klase, binili namin ito ng 12 pesos per kilo. So ang step po to our office, sa regional office naman, itong market linkage. So part na po ito, initially ngayon bumili kami ng 2 tons. So i-distribute namin ito sa ating mga Kadiwa outlet. Para ibenta din dun sa ating mga consumers, lalo na sa mga highly at urbanized areas. Sinabi pa ni RG na gagawin nilang regular ang pagbili ng kamatis at iba pang murang gulay sa NVAT. Ito ay para mabawasan ng oversupply ng kamatis at nang kumita rin naman ang mga magsaka sa kanilang ani, huwag lang isagad sa mababang presyo. Nakalalay naman po kami sa mga magsasaka, hindi lang naman po sa mga kamatis, sa other commodities din na talagang mababa yung presyo. Nandito kami na sumusuportang bumili ng mga gulay nang sa gayon hanggang makabalik sa magandang presyo at doon siguro makabawi din ulit yung mga farmers natin.
Samantalang naman sa marketing department ng NBAT, para mawala ng isyu sa itinatapon at nabubulok na kamatis, ipagbabawal nila sa mga magsasaka na magpasok ng kamatis na maliit, medium at big size na kamatis lang anya ang maaari nilang tanggapin. Sinasabi sa namin sa mga farmer, wag na lang kunin yung mga maliliit na kamatis kasi kapag punta rito, pangbayad pa sa ilang. So walang pumupunta na tubo para sa kanila. So ang advice namin sa kanila, para siguradong may tubo kayo, ang kukunin nyo lang is at least man lang yung big at saka medium size, wag na yung small kasi talagang yun po yung mga naiiwan dito at saka pinamimigay na lang. Samantala, sa DA Region 2, inaasahan na sa susunod na linggo ay tutulong at pag-uusapan din ng main office ng DA kung paano makararating dito sa Bangbang Nueva Vizcaya. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat ng Department of Education na as of February 2, 14 na paaralan sa ilang lugar sa Davao Region ang nagtamo ng structural damages kasunod ng nangyaring lindol noong Miyerkules. Sa ulat ng DepEd Disaster Risk Reduction Management, nagtamo ng bitak sa gusali ang ilang paaralan sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City at Samal Island. Tinatayang aabot naman sa 7 million pesos ang pondong kakailanganin para sa reconstruction at rehabilitation ng mga nasirang paaralan. Inalis na ng Davao de Oro Provincial Government ang ipinatupad na class at work suspension kasunod ng magnitude 6 na lindol na tumama sa probinsya nitong Miyerkules ng gabi. Pero ang provincial hospital sa Davao de Oro isinailalim sa state of emergency dahil sa mga natamong pinsala. At para sa detalye, makibalita tayo kay Lucille Yoren live. Lucille, kumusta na ang sitwasyon sa Davao de Oro matapos ang tumamang lindol noong Miyerkules? Ella, base sa memorandum order na ipinalabas ni Davao de Oro Governor Dorothy Montejo Gonzaga kahapon, generally safe ng pasukan, particular na ang mga gusali sa loob ng provincial capital, batay sa naging structural integrity assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Maari na rin mag-lift ng work suspension ang mga lokal na pamahalaan sa probinsya kung base sa pagsusuri ay ligtas na for personal occupancy ang kanilang mga gusali. Lifted na rin ang class suspension sa mga paaralan, gayunman blended o modular learning modality lamang ang dapat ipatupad. Maari namang palawigin ng mga municipal LGU ang class suspension kung sa tingin nila na ito ay nararapat. Pero ang Davao de Oro Provincial Hospital isinailalim sa state of emergency. Nagtamo kasi ng mga bitak ang gusali ng ospital at may mga nasirang equipment. Idiniklara na rin condemned ang kanilang pay ward at dietary area. Dahil dito, limitado sa ngayon ang hospital admission simula kahapon. Humihingi naman ng pangunawa ang pamunaan ng provincial hospital sa mga pasyente at voucher. Sa datos ng PDRRMO, 2 mga bahay ang naitalang nasira kasunod ng lindol. May ilang mga pampubliko at pribadong gusali sa bayan ng Mawab at Monte Vista ang nagtamo ng pinsala. Walang naitalang mga nasawi pero may 2 nagtamo ng minor injury. Tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PIVOX as of 8 a.m. kaninang umaga, umabot na sa 745 ang aftershocks kasunod ng lindol nitong Miyerkules. May lakas itong nasa pagitan ng magnitude 1.3 hanggang 3.6. Gayunman, isa lamang dito ang naramdaman ang pagyanig. Nauna nang sinabi ng PIVOX na posibleng magtagal pa hanggang sa mga susunod na araw o linggo ang minor to light aftershocks. Dahil dito, pinag-iingat ng ahensya ang mga residente, lalo na yung mga nakitaan ng mga bitak ang kanilang mga bahay at infrastruktura. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lucille Yoren. Tiniyak ng Masbate Mobo Water District na tatapusin na ngayong araw ang ginagawa nilang pagkukumpuni sa nasirang transmission pipeline ng Water District. Kapag natapos ito, target na naman na maibalik ang supply ng tubig sa Masbate City at bayan ng Mobo bukas. Mula sa Masbate City, makibalita tayo kay Jerry Galicia live.
Jerry, sigurado na kayang maibabalik ang supply ng tubig bukas sa Masbate City at bayan ng Mobo o posible pang magkaroon ng extension ng water service interruption dyan? Yes, Ella, ayon sa pinadalang text ni Masbate Mobo Water District Acting Manager Roda Viterbo, sisikapin ang kanyang mga tauhan ng Water District na matapos ngayong araw ang pagre-repair sa naputol na transmission pipeline. Pagkatapos nito, magsasagawa naman ang flushing sa buong system ng Water District upang malinis dahil mahigit isang linggong hindi nakapagpadala ng water supply ang ahensya. Iniyak din ng MMWD na sa araw ng bukas ay makakapag-supply na ng tubig sa mga apektadong residente sa bayan ng Mobo at siyudad ng Masbate. Matatapos na din ang kinasasadlakang krisis sa tubig ang mga konsumidores ng MMWD. Araw naman ng Linggo ang dating ng bagong tubo na pinasadya pa sa isang manufacturer sa Maynila. Yung namang tubo, pag dumating, mag-a-announce kami for para makahanda yung mga tao na makapag-imbak ng tubig. Tapos, meron na rin kaming methodology kung paano mas mabilis namin maikakabit. Muli naman mag-schedule ng water interruptions ang MMWD pero magbibigay muna ng abiso sa lahat ng consumer upang makapag-ipon pa ng tubig. Sa kabila ng perwisyon dulot ng kawalan ng supply ng tubig, gumagawa naman ng paraan ng mga negosyante para magtuloy-tuloy ang kanilang negosyo. Nagpapadeliver na lang sila ng tubig pero bawas naman ang kita sa bawat araw na walang water supply mula sa MMWD. Gaya na lamang ng laundry shop sa siyudad ng Masbate. Okay naman po, nakalaban naman. Kasi kahit walang tubig, nagpapadeliver po kami. Araw-araw. Natatambakan din po, pero naubos din. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang water distribution ng pamamalutod ng Masbate, katulong ang City Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection. Maging Chinese Fire Volunteer ay tumutulong na rin sa pagsusuplay ng tubig sa mga apektadong residente. Ayon muna ang balita mula rin sa Masbate. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Inaasahang papasok ang ekonomiya ng United Kingdom sa resesyon ngayong 2023. Gayunman, ayon sa Bank of England, magiging maikli at mahina ang epekto nito kaysa sa inaasahan ayon sa Bank of England. Ang detalye sa ulat ni B. Privado. Itinaas ng Bank of England ang interest rates mula 3.5% hanggang 4% ngayong araw. Ito na ang ikasampung pagtaas ng borrowing cost na magdadagdag ng bigat sa mga sangbahayan na sa kasalukuyan ay nahihirapan na dahil sa high cost of living. Dahil rito, nakatakdang pumasok ang UK sa recession ngayong taon, ngunit mas maikli at mahina ang epekto nito kaysa sa inaasahan ayon sa Bank of England. Ang pagbagsak ng ekonomiya ng United Kingdom ay inaasahang tatagal lamang ng isang taon kaysa sa initial na forecast na 2 taon bunsod ng pagbaba ng energy bills at pagbagal ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Resulta nito ang hindi nagaanong pagtaas ng unemployment sa bansa, gayon din ang inaasahang mas kakaunti na ang redundancies na gagawin ng mga firms. Ang panibagong forecast na ito ay inilabas bunsod ng pagtaas ng Bank of England ng interest rates from 3.5% to 4% ngayon. At ito ang pahayag ni Andrew Bailey, Governor ng Bank of England. We've raised rates a lot already, and I do understand this is hard for many people. But this is the best way we have of bringing inflation down. It's too soon to declare victory, but there are now signs that things are beginning to move in the right direction. Inflation appears to have turned a corner and is starting to fall. We will continue to take the decisions needed to see it through. Panibagong hamon naman ito sa ating mga kababayan na nakatira sa UK. Sa ngayon po, napatuloy ang pagtaas ng bilihin at mga gas, electric, water bills na halos lahat ng mga utility sa bahay. Hindi po madali ang mag-manage ng mga finances dahil di naman po nadadagdagan ang earnings, ngunit tumataas lahat ang mga expenditures. If inflation will continue longer, a lot of people will suffer too much depression. Apektado rin ang mga may mortgage at loans, ngunit pabor sa mga nag-iipon.
Samantala, manghihikayat naman ito sa mga tao na makapagtipid at magbawas ng gastusin. Bay Privado, UNTV News and Rescue, United Kingdom. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, Versikulo 24 na nagsasabi, At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!